organisasyon na dumalo at lalo na po doon sa bumubuo ng ongoing na po ito ngayon na People's Petition at pangungunahan po ni kasamang Chloe. Si Dr. Ben Caralde ng Bantay Bayan ay nandito rin at pumasok na po kayo, Doc Ben. Chloe, take it away para sa pagsisimula ng ating kapulungan sa hapon na ito. Isang magandang hapon po sa lahat po, especially po sa mga dumalo at mga medias, then mga vlogger po dyan. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang magpasalamat sa mga dumating ng mga organizations. Ang samahan nagkakaisang tungo sa bagong pag-asa, si Ma'am Kitty. Maraming salamat po. Tsaka sa Urban Poor Neighborhood Group ito, no? Sa Northern District. Hello, Oka. Okay. Triangle. South Triangle. Okay. North Triangle. Tsaka po si Kalolit po de Jesus ng Samaka Bayan, Pandi. Oh. Si Kalolit po ay kasama ni Kakloe dati yan sa mga lumusob na binuo ng Communist Party ng NPA sa Agaw Bahay sa Pandi, Bulacan. Kasama na natin ngayon sa kapayapaan. At yung bantay masa po na si Abraham Kalika. Ang kanilang presidente. Bantay Masa. Tsaka po si Lourdes Broso, Vice President. Eduardo Malundasan, new advisor. At Esperanza Vilosa ng director. Okay, very good. Bantay Masa. Thank you po. Next. CLC po. Community Leaders and Coordinators na si Jenny A. Aishas. Si Jenny. Asis. Oo. AKK, Alyansang Kabataan sa Komunidad, si Claire de la Torre. Si Claire, Alyansa ng Kabataan sa Komunidad. Next. Sambayan ng Calabarzon na si Eric Memes Simogon. Ayun, si Eric, dating organizer ito ng Anak Pawis, Bayan Muna, lahat. Territorial operator ng Communist Party ito sa Southern Tagalog. Si Ma'am Tess Rivera ng Bantay Bayan. Mantes ng Bantay Bayan. At ang kanyang po kasama na kakarating lang, si Sir. Dr. Ben Caralde ng Bantay Bayan. Hello po. Sila po yung mga naunang mga lumaban noon sa Communist Insurgency at hanggang ngayon ay nagpapatuloy silang kaagapay ng pamahalaan. Okay? At si Major General Felizardo Simoy. Hello po, magandang hapon po sa lahat. At ang ating pong mga nakaupo dito na si Ka-Eric po ng Secretary General ng Sangbayanan. Hello po. Si Peter Caramon Motuk, First Generation Cadres of CVP, NPA, NDF. Nolan D. Tiangco, President League of Parents and Philippines, LPP. Si Crispin Kakris Tandog ng Pangulo Hugpong Obrero. Hugpong Obrero. Yes, at si Marlon Busanto. He will be coming late kay Grabe ng traffic. Ipanaw Sambayanan. Okay? Nag-signify din si Attorney Marlon Busanto for mga katutubo nating pamayanan. Siguro, simulan na natin na kakluwi ang talakayan para makapagtanong at magkaroon ng open forum before ang ating mga kasamahan ay makapagpaliwanag na rin. Go ahead, Kak Chloe. Sinong mauna? Si Kapiter? Yes po. Si Kapiter po ang... Open na po. Pwede pong si Kapiter na po ang una nyo pong kasalita. Si Kapiter po muna ang pagbibigyan natin ng konteksto kung bakit tayo nandirito. At isa-isa po kami magpapaliwanag sa panel and then open forum for question and answer. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po. Welcome. At natutuwa ako at nakita ko si Dr. Caralde. Panahon pa tayo ni Oka Florendo, pare. No? Di ba, no? 89, 90, 91. Hanggang sa bago na disgrasya si Oka, no? No? Mga kwan, mga familiar, old faces, at ako po, ang inire-represent ko rito ay nasabi nga, yung first quarter storm, FQS.
yung FQS, yung first quarter storm na tinawag namin, it represents ano, yung the first 3 months of the year, ano, first quarter, tatlong buwan, ano. Briefly, kaya nabanggit na FQS sapagkat after, hindi naging successful, ano, yung mga previous na project ni Joma na pinagawa sa amin nung araw, kaming mga kabataan, ano, mga KM pa kami nung araw, ay pinaghandaan namin yung muling panunumpa ni Ferdinand Edrelin Marcos para doon sa kanyang second term after he got re-elected noong November 1969. Remember the first time that he was elected president noong 1965, ano? Yung mga after mga 2 years na sinikap na e-destabilize, ano, ng mga nila Ninoy Aquino, no, sa pamamagitan ng expose kano, no, daw nung tinatawag nilang Javida Massacre, no. But that's another story, no. Medyo mahabang kwentuhan 'yon, but it was an effort by the ano yan, hindi nalantad mabuti 'yon, but it was really an effort by the Liberal Party. Kasi si Ninoy Aquino noon, batang kaupo niyang senador noon, ano? Mga he was 35, 36 years old noong panahon na yun, ano? 36 years old, ano? At yung Javida Massacre was all about acclaim of the Philippines dun sa Sabah, no? Talaga namang lantara naman na pinaglalaban ng gobyerno ng Pilipinas sapagkat atin yun, no? But there was never walang patalastas doon ng gobyerno na yun ay aagawin na sa pamamagitan ng dahasa, no, o ng armado, no. Lahat 'yan puro ano, puro diplomasya, no. And then sorry. And then here comes Ninoy Aquino at in a privileged speech, no, sa Senado ay sinabi niya na merong plano ang gobyerno ni Marcos, no, na naguluhin ng Sabah, nag-recruit ng mga kabataang scout ranger, etc., etc., at minasaker, no. Doon ho nagsimula 'yon, ano. But dahil walang nangyari doon, the intention, ano, the objective of that so-called expose was to prevent a second term for Ferdinand Marcos. Pero wala namang nangyari because he got re-elected landslide, ano, noong 1969, ano, November. Kasi noong araw, ang election November, ano, hindi katulad ngayon, May, ano. So, January, yung kanyang panunumpa, ano, nung yung tinatawag na State of the Nation address niya nung January 1970, doon na namin pinlano itong tinatawag na FQS kasi simula ng ano yan, eh, ang prediction, ano, ang gabay ni Joma noon ay kinakailangan magulo, no, ha? Walang kakwenta-kwenta itong ilulunsad nating mga rally kung hindi makakagulo. So, pagkat nung araw, ganun parati ang gabay, no? Ipoprovoke yung military kasi nung araw, ano pa, eh, no, ha? Yung AFP, yung PCINP, no, yung Philippine Constabulary, no, kasi 90s na naman nagkaroon ng ano, no, itong PNP, itong Philippine National Police, ano. So yung FQS was designed, ano, para manggulo, magkagulo, iprovoke yung gobyerno. Ang sabi nga ni Joma, quoting from Mao Zedong or Sun Tzu, a single spark can start a fiery fire. Ibig sabihin yung titis lang, ano, single spark titis. Konting-konting apoy lang ay pwedeng pagsimulan ng lumalagablab na apoy na sunog. Talagang para magkagulo. Na ganun nga nangyari, no. So nung si after na pagbaba ni Marcos, no,
mula doon sa entablado, no? Sa harap dati yan ng lumang Congress, ano? Nung old Congress. Pagbaba niya, binato namin siya ng ataol, ano? Yung mock coffin, ano? May ginawa kami, no? Made of, ano? Yung, ano ba tawag doon? Yung kahoy ng mga kahoy na ginagawang kahon, ano, ha? But medyo solid din, talagang ang kumonting ang tamaan noon, nakita ko si First Lady, kasi yung ginawa yun, yung McCoffee na yun ay ginawa yun dun sa port area, kung saan nandun yung factory namin noon, na naka-strike kami, ganun. So, simula na noon, magulo yun, dahil sa, syempre, yung mga PC, they were surprised, ano, yung presidential security, they were not expecting yung ganong kalaking gulo. So, namaril talaga sila kasi didepensa nila yung presidente. Nakalapit eh, no? Binato nga ng ataul eh, no? Ha? Kumontik ng tamaan si Mrs. Marcos. I think yung insidente na yun, yung, on that particular day, yung January 26 na yun, 1970, yung start ng first quarter storm na sinasabi, ay I think mga apat or limang kabataan ang namatay doon. Ang susunod doon ay indignation rally na tinatawag, ganun yun. So, tuloy-tuloy na yun. At yung university belt, parang naging no man's land yun. Yung ano, yung kwan, yung mula doon sa may akyat mong ganun, yung parang tunnel, yung paakyat ng Murayta na ganun, ano, galing ka ng Quiapo. Hindi na makalapit doon yung mobile patrol. Dahil nasusunog, binabato namin ng Molotov cocktail. At January, February, March, for 3 months, halos ano, walang pasok ang mga estudyante, magulo. Tigil ang ekonomiya ron. At yung mga tao, nagsara ng establishmento kasi nadadamay sila, nasusunog. Hanggang sa magbakasyon. Nung magbakasyon, ayun eh, binabantayan mabuti ng Politburo yun, ng CPP. Na-anticipate nila nagugulo. Kasi para yung mga kabataan, para ma-recruit, ano, para sumama at mag-join sa armed struggle, no, sa kabundukan. Noong mga panahon na yon, ang sabi nga namin, pipito lang kami noon, no? Pero kung gumawa kami ng gulo, halos maparalisa ang Metro Manila. Kasi yung ingay, matindi, no? Wala pang mga social media noon, ha? Sipin mo, no, ha? Ganun ho yung background nung tinatawag na first quarter storm. So, sa aking mga pagsasalita, at medyo na nakilala po tayo, dahil sa ako ang nagsimulang mag-ingay tungkol dun sa nangyaring pagbomba, pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda. At yan ay naging aking parang personal advocacy. Sapagkat ang sinasabi ko parati, bagamat tinutukoy ko, at hindi lang ako, marami na akong mga kasama na naging malapit kay Joma, na naging ayudante ni Joma, ang mismong nagturo, tumukoy kay Joma na siyang utak ng pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda. No? Yun po ang aking ano, yun po ang aking naging parang advokasya. Maunawaan ang sambayanan niyan. At sa aking pagsasalita nung isang araw sa SMNI ay pinaalalahanan ko ang gobyerno, no? At tinukoy ko rin na kinakailangang ma-address ng gobyerno, lalong-lalo na ni Speaker Romualdez, no? Itong panggugulo ng tatlong komunista sa Kongreso. Sapagkat ang lumalabas ngayon, parang ano sila? Parang sila yung mad dog ng House of Representatives. Sila yung nautusan para guluhin. At yan ho ang ano, yan parati ang plano ng CPP, no? Yung pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda, ang layunin nun ay hindi lamang lumikha ng gulo, kundi pag-awayin yung tinatawag na nagaharing uri. So ang nangyari doon, after na binomba yung Plaza Miranda, yung Liberal Party, tinuro nila ang nasyonalista. Tinuro nila si Marcos bilang presidente at bilang head ng LP nun. At yung mga tao na nanonood, nagbabasa ng dyaryo, naniwala sila siyempre. Naniwala sila. So, ang gobyerno nun, yung presidente, ay naging mad bomber, ano, ha? At
Kaya nga, sinasabi ko na paghandaan natin ito, ang gobyerno ay dapat paghandaan ito. Sapagkat yan ang tinatawag, yan ay template ng mga komunista ng CPP na nagamit na, epektibo, at pwedeng gamitin ulit. No? Anytime. Nabubugbog sila mabuti sa kanayunan, napaka very effective ng NTF-ELCAP. Sapagkat sa pamamagitan ng NTF-ELCAP, nakaabot sa mga malalayong lugar ng Pilipinas, yung mga pinakamahihirap na lugar sa Pilipinas na hindi dati naaabot ng serbisyo ng pamahalaan, na yung kukuha ka lamang ng isang galon na tubig, ang masa ay bababa sa malayong lugar para sumalok sa isang bukal para mainom nila. Pero ngayon hindi na. Nagkaroon na ng mga poso sa harap ng bahay nila. No, ha? At yung mga kalye sa pamamagitan ng ELCA, kasi tinutukoy nila kung alin ang area na malakas ang NPA, sapagkat nang mumukhang sila ang gobyerno, walang gobyerno. Pinapasok ngayon yun. Nagkakaroon ngayon ng mga eskwela ron, nagkakaroon ng inumin, nagkakaroon ng kalye. Yung mga tao, yung mga bata na dati naglalakad na kuya lang oras para maka-attend lamang ng elementary education. At dati, ang naghahatid ng edukasyon doon ay mga kaliwa. Yung tinatawag na ano, salugpukan, ano? Yung mga eskwela, no? Kaya nga yan sila sa Turocampo, kung napanood nyo sa SMNI kahapon, pinalabas uli ng SMNI yun, yung itsura nila, nung mahuli sila, nung itinuro sila, pinagagalitan sila ng mga tribal leader. Halos murahin na sila. Anong ginagawa nyo rito? Baka katayi namin kayo rito. Bakit dinadala nyo yung mga anak namin nang wala kayong paalam sa amin? At kinukuha nyo, gabi pa. Si Saturo Kapo, tanda-tanda na. Nasa 80 years na yan. Nakatayo, hindi makakibo. At yung si Juan, si Franz Castro, no? Yan ang mga tao na nakapagtataka kung bakit itong si Speaker Romualdez ay binigyan niya ng platform. Kinausap niya. At sila ngayon ang nangunguna para tirahin si Vice President Sara. Bakit niya ginaganon? Sapagkat ayaw nila na magpatuloy itong Duterte legacy. Tayo, kami ho, hindi kami mga tagapagtanggol ng mga Duterte. Pero kinikilala namin ang naging kontribusyon ni President Duterte. Yung kanyang 6 na taon, halos dumapa na yung CPP-NPA. Napakalaking bagay na sa lupa lamang ng 2 taon na ay naitayo na yung NTF-ELCAP. And it's really very effective. At ngayon ay may danger. Sa pangunguna, itong 3 so-called makabayan bloc ay pinangungunahan nila na gusto nila ngayong i-dissolve ito, no? Pinaalis nito. At sila ay mukhang may permiso sila na mag-ingay. At yan ang kinagagalit namin. Yan ang aming nilalabanan. Claro. So malinaw po yung pahayag mula sa mga naunang henerasyon ng mga naging bahagi ng CPP-NPA-NDF ni Kapiter ni Caramon, na yung mga political destabilization and mga opportunistic alliances ay nakita na nila noon pa. At may semblance of similar pattern of events sa ilalim ng current political conditions na dapat mag-alerto ang pamahalaan. Dahilan kung bakit nandito tayo para yung tinig ng mamamayan ang siyang mapapakinggan. Hindi ang maniobra sa maruming laro sa apoy ng politika ang makikita at hindi mapapakinggan ang hinaing at mga pangamba ng taong bayan. Thank you, Kapiter. Dadagdagan natin mamaya sa open forum. Pakinggan natin ang boses ng mga magulang na ang mga kabataan ay pinagre-recruit ng CPP-NPA-NDF at ang kanilang pangamba na kapag itong 3 party list operatives ng Communist Party of the Philippines ay patuloy na mamamayagpag at mabigyan ng pondo, plataforma sa propaganda, ay pwedeng lumawak muli ang recruitment sa hanay ng kabataan at sa sektor ng edukasyon. Pakinggan natin si Kanolan Chongko, ang kahalala na tagapangulo ng League of Parents of the Philippines, isang grupo ng mga magulang sa buong Pilipinas na ang layunin ay pangalagaan ng kabataan upang hindi sila ma-recruit ng communist terrorist recruiters and infiltrators sa schools and universities. Kanolan. Magandang
Hapon po sa ating lahat. Ako po si Nolan Chongco, yung tagapangulo ng League Parents of the Philippines. Sa bahagi po ng mga magulang, ang aming kahilingan ay pangamba ay yung mga kabataan na nare-recruit sa eskwelahan at universidad, lalong higit sa mga pampublikong mga university. Kasi kung mapapansin natin, yung kung sino tinitingala natin mga university ay doon po namumugad yung mga CTG, yung Communist Terrorist Group. Kaya sa pagkakataong ito, nung panahon kasi sinasabi ni Kapiter na halos mawala na yung Communist Terrorist Group. Pero itong mga nakaraang panahon, nung isang linggo, parang nakikipag-alliance na yung pamunuan ng ni speaker doon sa leadership ng Makabayan Black. Ito yung malaking pangamba ng mga magulang kasi halos mawala na sila sa mga eskwelahan, pero ngayon parang binibigyan ulit sila ng panibagong buhay o dugo. So parang yung mga magulang doon nangangamba kasi ang adhikain at pangarap lamang ng mga magulang makatapos yung aming mga anak at makapagtrabaho ng maayos. Simple lang naman eh, pero kung mga ganun na may mga ganyang pangamba, kaya nga tumindig kami rito para doon sa tinig ng mamamayan, tindig ng bayan. Kasi maapektuhan na naman yung mga anak natin, ang mga anak namin, na simpleng nangangarap lang na magkaroon ng simpleng buhay at para may taas yung antas ng pamumuhay. Dahil naniniwala kami, isang graduate na bata sa isang pamilya ay aangat na ang kabuhayan ng isang pamilya. Kaya doon lang kami tumitindig sa pamilya at magulang. Kaya yung magulang nangangamba ngayon na may mga ganyan namang pagkilos yung mga CPP-NPA. Kaya samahan nyo kami dito sa aming pagtindig sa pagpirma, dahil mamaya ilo-launch natin yung pagpirma, at para makita sino talaga yung kakampi ng bayan at sino pa talaga yung nanlilinlang sa mga kabataan. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat kay Nolan Chongco, League of Parents of the Philippines. At napakalinaw ng binanggit niya, ang pangamba ng mga magulang ay kung ang kinabukasan ng kanilang mga anak nakasalalay ang kanilang kaligtasan sa tamang pagtindig ng pamahalaan na mapangalagaan ng kabataan at hindi gamitin ang gobyerno para magkaroon ng mas malawak na puder at access to recruit ng kabataan ang ating mga kalaban na ngayon ay parang mga bida na sa loob ng Kongreso, may pundo na, may puder at kapangyarihan pa. Courtesy ng sinabi ni Kapiter, obvious naman, ng Speaker of the House dahil sa maagang laro sa politika na napakarumi. Let's hear it sa tinig ng mga mamamayang Pilipino, sa urban poor, sa transport sector, at sa uring manggagawa na siyang pinakasandigan ng ekonomiya at dating kadre din na nanggaling sa sektor ng mga manggagawa at organisador sa hanay ng mga manggagawa bilang kadre ng Communist Party noon na nagpapayong sa bandila ng Kilusang Mayuuno. Ngayon, nagtayo na ng organisasyon para labanan ang infiltrasyon ng komunistang grupo sa hanay ng mga manggagawa. Si Kakrispin Tandog ng Hugpong Obrero. Magandang hapon po sa lahat at maraming salamat po sa lahat ng dumalang. Crispin Tandog po mula sa Hugpong Obrero. Ito po yung organisasyon ng mga manggagawa, malamanggagawa at maralitang lungsod na nagsusulong ng talagang pangmatagalang kapayapaan. So nandito po kami ngayon at nakikilalahok, no? Nakikipagkaisa sa tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan. Ako po ay lumahok, no, at yunakap ang kilusan sa loob ng halos 26 na taon, no? Iisa lamang ho yung tanging layunin namin dito. Ang sabi nga natin ay agawin ang pampolitikang kapangyarihan upang isulong ang isang sosyalistang lipunan na hindi naman naaangkop dito sa ating bansa, no, sa kasalukuyan. So, sabi nga, sa tinagal-tagal ng pagyakap ko sa organisasyon, nakita ko yung kaguluhan, yung iba talagang agenda nila sa lipunan kung paano, no, naratibo lang nila o sinasabing narrative, matagal na nilang ginagawa o pinagsasabi yung linya na sinasabi nilang madalas pagsilbihan o ang sambayanan. Nangyayari po ba ito sa kanilang mga gawain? No? Kahapon lamang ho, nasubukan natin.
kung talagang interest ng mamamayan ang kanilang isinusulong, dapat idinadaan nila ito sa isang mapayapang paraan. Pero sa kasalukuyan ho, sa dahil sa epekto na rin ng National Task Force and Local Communists, no? At nakita naman ho natin kung gaano kaseryoso yung mga mamamayan na suportahan ito. At tapusin na talaga natin yung halos 54 na taon na digmaan na wala namang kakwenta-kwenta. So, nakita naman natin dito, propaganda lamang ho talaga ng mga makakaliwang grupo yung sinasabi nga nilang interest ng mamamayan na sinusulong. So, ang sa amin ho, ang tindig namin ng mga manggagawa dahil nga ho nagsawa na ho kami sa kaguluhan, no? Nagsawa na ho kami sa kung ano-ano pang mga walang kakwenta-kwentang bagay na dulot na itinatambol ng Communist Party of the Philippines. Nagkakaisa po kami rito, no? Na sana kung meron man ho talagang agenda na pampolitika na alam mo nating na napakatagal pa na mangyayari, no? 2028 pa po yan, no? Magkaisa po tayo na sabi nga natin na ayusin muna ho natin yung mga problema ng mamamayan na simula naging kasapi ho ako ng partido hanggang ngayon, ayun pa rin ho yung problema. Nakikita natin yung problema, no? Pero hindi naman ho tayo gumagawa ng solusyon dahil ang agenda ho ng Communist Party hindi ho pa ayusin ang buhay ng mamamayang Pilipino, kundi mas lalong maghirap yan para ho sumapi doon sa tinatawag na pambansang demokratikong revolusyon. Ito ho yung huling pamamaraan nila para mang-agaw ho ng kapangyarihan, no? So, ang sa amin lamang ho, no? Nakita naman natin, piniliwanag ho kaganina ni Kapi Terry, isang template lang ho ang ginagamit ng Partido Komunista ng Pilipinas simula nang may tatago ulit ito noong 1969 hanggang sa ngayon, kung hindi lahat kaguluhan po ang dinudulot ho nito. Ang sa amin ho, sabi nga natin, napakadelikado ng isinasagawa ho ng ilang mga politiko natin na nag-aasam o nag-aambisyon ng pangpolitikang kapangyarihan sa 2028. Nakita naman ho natin sa kasaysayan na niminsan, no? Yung pakikipag-alyado na ginawa nila sa mga makakaluwa, particular sa Communist Party of the Philippines, ay walang nagtagumpay. Bagkos, nagamit lamang din ho sila ng partido para isulong o mas makabutas doon sa tinatawag nating gawain, kung elektoran man ho yan o, o kung ano pa man, o politika man yan, o organisasyon man yan, yung gusto nila mangyari. Wala hong nagtagumpay dyan simula't simula pa, lalo pa kung ang interes ng isang tradisyonal na politiko ay ang makatulong sa kanila ang Communist Party of the Philippines. So, sa amin, sa mga manggagawa, maralitang tagalunsod at mga malamanggagawa, sa lahat po na nagmamahal sa bayan, matindi po ang paghamon na sinasabi nga ho namin sa inyo na lumahok tayo kung talagang nagmamahal po talaga tayo sa ating bayan. Tapusin muna po natin yung alam nating common enemy, yung natural na kaaway natin na simula't simula pa ay hindi naman ho talaga nagsulong o grumispeto sa ating pambansang konstitusyon o ng batas ng Pilipinas. Pagkos, mayroon silang sariling interest na hindi naman ho aangkok dito sa bansang Pilipinas na mataas ang paniniwala sa Diyos. So, hinahaman din po namin na lahat mga dumalo rito, no? Sa mga susunod po ng panahon at ngayong araw po na to, ilulunsad po natin yung launching o yung petition signing sa mga komunidad na kung saan nasasakupan natin na nakarinig na sinasabi nga nating
mensahe ng kapayapaan na ginagawa ho ng iba't ibang mga leader manggagawa, mga dating leader ng Partido Komunista ng Pilipinas na ngayon ay nagbalik-loob na at nagnanais nga ho ng pangmatagalang kapayapaan, yung realidad ng kapayapaan na walang impluensya ng makadayuhang ideolohiya na alam nating hindi angkop sa ating bansa. So, okay. Chris, pangunahan ko na yung pagbabasa ng maraming salamat ng ating People's Petition para makapagtanong ang ating mga kasamahan at ang ating mga kaibigan na nandirito. Mga kababayan, in behalf sa tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan, makikita po ninyo ang Solidarity Call for People's Advocates. Ito po'y inilunsad na namin mga tatlong araw ng nakakaraan at ito po'y lumalarga na sa mga overseas Filipino workers, sa iba't ibang mga expatriates at Filipino communities abroad at sa iba't ibang rehiyon. In fact, we have now 35 organizations and 62 leaders na nag-signify na po nationwide. At kasama po kayo dito ngayong hapon, babasahin ko lang at explain ng maigsi ano po yung panawagan na ito. Number one, Solidarity Statement and Call to Action of People's Advocates. Unite the people in order to defeat the real enemies of the state and our country. Ibig sabihin, ang layunin po ng tindig ng mamamayan, tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan, ay pagkaisahin ang pamahalaan at ang mamamayan para po labanan ang totoong kalaban na nagwawasak ng ating bayan. And that is none other than the CPP, NPA, NDF. Number one, we shall unite the nation and stand with the government against the real state enemies, especially the CPP, NPA, NDF. Ibig sabihin po, nananawagan kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsabihan ang kanyang pinsan na Speaker of the House na itigil na ang paglaro ng maruming politika at apoy ng politika at antayin ang eleksyon sa 2028 or 2025. Doon sila makipaglaro ng politika. Bahagi ng demokrasya ang pagkakaroon ng ambisyon politikal. Pero yung maging ambisyon mo ay tutungtungan ng isang alyansa na magbibigay ng kapangyarihan, pundo, poder at oportunidad sa kalaban ng mamamayan, hindi po namin pwedeng tanggapin yon. That is not an opportunity for you to do political operations at the expense of security of the people in the state. Malinaw po yung tindig namin sa number one. We shall unite the people with the government in order to fight the real enemies. At ang real enemy, ang mukha niya ngayon, ay ang tatlong na iiwan pa na mga operatiba ng Communist Party sa loob ng Kongreso na dapat matanggal sila dyan at mapanagot sa batas. Kung kinakailangan ikulong sila at managot sa krimen sa pagpromote ng terorismo ng CPP, NPA, NDF, we should do that. Number two, we are committed to identify opposing political tactics and misinformation campaign, kagaya ng mga kampanya na guluhin ang ating political landscape sa intriga ng impeachment, sa intriga ng pangingialam ng International Criminal Court, mga resolusyon na ang layunin ay magkaroon ng political rivalry within the government and administration of Ferdinand Marcos Jr. that destroys the foundation of political cooperation in unity of the people. Ayaw namin nun. We are not apologists of the Duterte or any political faction in the Bongbong Marcos government. We are partners of the government for advocacy of good governance. Ang presidente ng bansa ay incidental lamang. Ang kanyang representation at ang kanyang kapangyarihan ay ipinahihiram lamang ng mamamayang Pilipino sa kanya. So if it is now the Bongbong Marcos Jr. that is in power, so be it. Pero hindi kami papayag na ang mga gains of the past ng matino at mabuting pamamahala grounded on strong rule of law and on the ground of good governance dahil lamang sa political conflict ng mga personal interest within the factions of the ruling government right now ay mawalang bahala na at bahala na kung masira ang lahat basta magkaroon ng political rivalry at the early stage. Hindi kami papayag dyan. Sapagkat ang disadvantage niyan, taong bayan. At nakita na natin na ang CPP, NPA, NDF, anything that is in chaos under heaven is a favorable opportunity to launch a revolutionary movement. Maoist doctrine yan.
ang lahat ng kaguluhan sa ilalim ng kalawakan ay oportunidad sa paglulunsad ng armadong revolusyon at pagpupukaw ng masa. Yun ang kanilang gustong mangyari. Mag-away-away ang paksyon na nagkakaroon ng mga bangayan ang loob ng gobyerno so that there will be no focus on the part of the government to concentrate the efforts and resources against them. Weakening of the government by splitting the ranks of government leaders is a classic doctrine of United Front principle. Na yan ang aming pinag-aaralan at ginagawa nung nandun pa kami. Third, maliban pa sa panawagan na ito, kami po ay nananawagan ng immediate investigation. Imbes na imbestigahan si Pangulong Duterte, ang lahat ng mga gustong na biktima sila daw ng war on drugs, may korte sa Pilipinas. And the former president was very open to say na haharapin niya ang gustong magkaso kung siya ay nagkaroon ng lapastangan at pagsasamantala dito sa Pilipinas. Ay ngayon, bakit pakikialaman tayo ng mga dayuhang entity which are no longer part of our instruments of law? Hindi natin ito kinikilala, kaya kami nananawagan na kung may dapat imbestigahan kagyat sa loob ng ating pamahalaan ay ang pag-operate ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa sa loob ng Kongreso. Number one, kailangan pong ipatigil ang pagbibigay ng sahod, pondo, at resources sa tatlong naiiwang party list na ito ng CPP sapagkat kami na mismo ang nagsasabi sa harap ng mamamayan ngayon na nakikinig sa amin, dyan po nang gagaling ang ibinibili sa mga armas, bala, bomba, pondo, at mga pagpatay sa sundalo at polis, pang-ambush, pag-raid sa mga police station at detachment. Ang pondo ng tatlong party list na naiwan na yan ay bahagi ng buong pondong pinanggagalingan para ipunduhan ang terorismo at armadong pagkilos para pabagsakin ng gobyerno. We're referring to Bayan Muna, Anak Pawis, Kabataan Party, Gabriela, ACT Teachers, and Kabataan Party. All of this must be subjected to summary hearings by the Anti-Terrorism Council, by the Anti-Money Laundering Council, and they should be designated as terrorist operators, sponsors, benefactors, and financiers. And we are challenging the leadership of the House of Representatives to invite us in an open forum na wala sila at hindi kami technical sa parliamentaryong procedure, and all of us will be coming out in the open to testify before the country and reveal everything about this kind of sinister schemes na pinagpapatuloy nating itolerate sa loob ng Kongreso. We have to decide and act now before it's too late for us. And for 2001 to 2023, mga kapatid, mga kasamahan, it is not less than 10 billion pesos ang nakulimbag na pundo sa loob ng Kongreso at wala tayong ginawa na itigil ito. Ang bilyones na pundo na napupunta sa kamay ng CPP, NPA, NDF sa pamamagitan ng pagkukunwari at pagtatakip ng kanilang party list operations na sa matagal na panahon walang nag-confront nito. Kaya may tinig ng mamamayan, may tindig para sa bayan. Yun pong purpose. The real problem is when the government denies the reality of existence of terrorism inside the very halls of Congress and inside the institutions of government, then the problem will never be solved. Yan pong number three naming panawagan. Litisin, papanagutin sa batas, at kailangang ikulong itong sila Franz Castro, Raul Manuel, at Arlene Brosas. We should do that, and we should follow the example cited by General Simoy sa kanyang speech sa isang pagtitipon. Agree ako dito. Yan ang itinurong lesson nila Lee Kuan Yew sa Singapore, sa Indonesia, and even sa Malaysia, and in many parts of the country. The law on protecting the welfare of the people and the stability of the republic of the government must be led by the government itself by using the law against those who circumvent and exploit the law. That's the reason na nandito tayo sa tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan. Pang-apat po, hindi namin papayagan na ang pagkakaisa ng political cooperation ni Bongbong Marcos Jr. at ni Sara Duterte ay mawawala at magiging mahina ang administrasyon na ito sapagkat when the Bongbong government, Bongbong Marcos Jr. government and Sara Duterte become enemies of each other,
and the unity of the foundation of their political cooperation founded on elections na pinagkatiwalaan sila ng mamamayan, who will benefit from that? Definitely not Martin Romualdez. Strategically, tactically, and strategically, it will be the CPP, NPA, NDF. Makikinabang sila sa pagkakaroon ng malaking hidwaang political sa loob ng isang pamahalaan sapagkat hindi magkakaroon ng malakas na pwersa ang pamahalaan na atupagin sila. That is exactly the purpose of political alliance operations na ito. It should be reminded not only to Speaker Martin Romualdez but also to Sara Duterte and to Martin and to President Bongbong Marcos Jr. The unity of the UNITIM will be the basis of political cooperation that will deny the CPP, NPA, and the opportunity to exploit the cracks in the government so that they will not become given the opportunity na exploit ito. Panghuli po, we are committed to promote all programs of the government, lalo na po ang layunin ng pagkakaisa para isulong ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. We will not allow any forces, any politicians na hadlangan po ang layunin ng pagkakaisa ng mamamayan na i-address ng pamahalaan ang mga pundamental na usapin sa kabuhayan, pang-ekonomiya, panglipunan at pang-politikang pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng matino na pamamahala, good governance. Hindi po kami natitinag o nababahala sa ingay ng politika kung wala ang problema sa communist terrorism. Pero itong ingay sa politika na ito, pag hindi na ituwid at hindi na ipaliwanag sa mamamayan, ay pwedeng pagmulan ito ng isang oportunidad na ikahihina ng pagkakaisa ng mamamayan at ng ating pamahalaan. The real foundation of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict is good governance. And good governance, apat ang dapat na pangunahing gawin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. and all political leaders right now, presently listening to us. Walang good governance kung mananatili na ang gobyerno ay kurakot at bulok. Corruption is the bedrock of recruitment for those who want to topple down the government. Kapag corrupt at bulok at abusado ang gobyerno, ang makikinabang sa ganyang pagkakataon at ganyang kalagayan ay ang kalaban ng pamahalaan at kalaban ng bayan. Diyan nabubuhay ang CPP, NPA, NDF. Therefore, the number one requirement of good governance is to continue the anti-corruption crusade of the government. Ang gobyerno dapat nangangalaga sa pundo, hindi abusado sa pundo. So kung hindi mo binubuksan ang extraordinary fund, miscellaneous fund, confidential fund, intelligence fund, lahat ng mga ito, kung walang access ang mamamayan sa matino na pagpapaliwanag kung saan ito napupunta, pwedeng mag-breed ito ng pagdududa sa mamamayan kung kaya kailangan transparent and accountable ang public fund expenditures at all aspects from the president down to the basic level of government. So, ang good governance should be grounded on anti-corruption program. Number two, ang gobyerno ay dapat may pananagutan sa mamamayan. The government must be accountable to the people. You cannot have good governance when the government is abusive against the people. So dapat may pananagutan ang nasa kapangyarihan. Number three, ang gobyerno ang tagapagdala ng serbisyo sa mamamayan. The government should be the ones to deliver basic services to the people. Good governance ay hindi lamang advocacy against corruption and advocacy to promote accountability in public office. Good governance should include delivery of public services to the people. Buhay, tangible, concrete. At ang panghuli, the government must be the equalizer for the people. Social justice. Ang mga usapin sa lupa, trabaho, sahod, serbisyo, kabuhayan, at katarungang panglipunan ng mamamayan, hindi po ito dapat nakasandig sa pang-ideolohiyang agitation na siyang ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Mandatory obligasyon ng matino at maayos na gobyerno ang pagkakaroon ng panglipunang katarungan. Therefore, it is the mandatory obligation of the state and the government to promote social justice regardless of ideological propagation of threat against the state. It is the state responsibility to protect and promote the welfare of its people. Yun ang dahilan kung bakit nandito kami.
ipinapanawagan namin ang totoong buhay ng good governance. The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict will only become artificial kung hindi nakaangkurahi at nakapundar sa ganitong apat na elemento ng good governance ang kanyang sandigan ng prinsipyo. Malinaw kung saan kami nakatayo. Regardless of whoever sits in power as the president, the mandate to lead the government in the protection and welfare of its people is the obligation of a true, genuine, sincere government. At yun ang inaasahan namin na i-deliver ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Inday Sara Duterte. And on that note, nananawagan po ako sa lahat na bago ang highlight ng ating pagpipirma nito, ng ating solidarity, ay tinatawagan ko po ang mga leaders, ka Chloe, na, at ka Chris, ka Nolan, ka Peter, na ipakita po natin ang pinaka isa sa panawagan natin ay ang pagpunit. Tumayo po tayong lahat para saksihan ito, pati po ang mga symbolic flags. At magsisimula po tayo doon, Nanay Lolit.